guys, welcome back to my channel again. This is Kim Enriquez. So kung bago ka sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button below and of course, the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. So for today's video guys, we're going to do another unboxing and review. Video na isa na nang binili ko at pinagkagastusan sa Lazada. So guys, diba kita-kita niya naman sa title and sa thumbnail ko kung ano nga ba yung unbox ko today. So hindi ko na patatagalin pa. Dahil nga diba meron akong mga binubuong vlogging setup. So I decided to have tripod na talagang kailangan ko. Kasi before I'm using the GorillaPod, so medyo hindi ko siya gusto kasi hindi siya ganun ka-sturdy. So talagang nag-lose siya. Pag tinatayo mo siya, nag-split siya ganun. Good, bumibika ka. So nag-split siya. Parang kahit ng ex mo, nag-split. So sabi ko, baka malaglag yung camera ko. And since lumalang naman siya nasa bahay talaga, naisip ko, kailangan ko talaga mag-invest into mas matibay na tripod. So, syempre, kapag medyo mas matibay, medyo pricey. Mayamang! Ang dami ng gastos eh. So, yun. Bumili ako ng Andor. Ano ba kasi yung pronounce nun? Basta Andor na tripod from Lazada. So, mamaya sabihin ko kung magkano ako siya nabili. Pero ito siya. Yan. So, again, dumating sa akin to, na-disinfecto na siya, na punasan na talaga siya. Bura-bura na halos yung sulat niya. Kakaspray ko talaga ng to. So, yun, unbox na natin ang aking bagong tripod. Ito siya. So, ito, yung mismong pouch niya meron ng nakalipit na bubble. Ito yung box niya. Magkain lang naman. Sobrang bigat. Pero, I believe yung tripod na to mabigat talaga. So, yung weight ng box na to, yung tripod lang talaga yun. So, yan. Once you open it, nalamig. So, once you open it, ito siya. Meron siyang ganito. So, meron siyang leaflet. Yan. Andun yung parang mini manual niya kung paano siya gamitin. Pagin natin. And meron siyang ganito. Ayan, nakakabit siya dyan. So, unahin natin yung tool. Meron siyang tool na kasama para siguro paghihigpitan mo yung mga joints niya or luluwagan. Sabi natin para hindi mawala. And yun na. Yun naman yun. Ito na. Yeah. So, kasi nakikita ko sa ibang vlogger. Talagang ito yung ginagamit nila kasi nga daw sabi nila matibay talaga. Ayaw kasi nila sabi na mag-risk or i-risk yung mga in-invest nilang camera or gadget. So of course, kailangan matibay din yung pagkakabitan. Ayan, so ito na siya guys. Diba wala na paligoy-ligoy pa. Ayan, ito siya. May tatak na underwear. Ayan. May ball head, merong mount dito, ng camera, or ng pang phone holder niya. Wala siya kasamang phone holder, guys, ha. And, of course, yung tripod mismo. Wow! Ang una kong masasabi dito, mabigat siya. Ayun, mabigat yung weight niya, pero not to the point na mangangawit ka kapag hawak-hawak mo siya. Alam mo lang na solid na metal yung hawak mo. Pero hindi siya nakakangawit. Lalo yung shape ng mga paa niya. Parang siyang nakaganon. So, parang okay lang naman. So, isa-isahin natin yung parts nito, ah. Una-una, sabi ng mga vlogger na napanood ko nung nire-review nila to. Natutuwa sila kasi daw, once daw na masira either part nito, ay may mabibili ka pang kapalit. Not like other tripod na pag nasira yung isang part, wala na. Tatapon mo na kasi kailangan mo kayo ng bago. But in this case, ayan, di ba may ball head siya? Natatanggal. Shushoy!
Oo, ang laki ng ball head. Pero ang ball head dito napakaliit lang. Oo, di ba? Compare mo na ang best. Ito kasing ball head na kasama siya dun sa ring light ko. Ayan. Pero ito malaki. Ayan, guys. And metal talaga siya, guys. Metal lahat. Ano ba anong metal siya? Ito ba? Ayan. Oo. Wow! Metal siya. Solid siya, guys. Mabigat. Ito ba yung mabigat na? And, ayan. Itong pang-adjust na to, nasa baba, may mga iba-iba siyang pang-adjust eh. Para masiswivel mo siya left to right. Ayan. Para kahit ito mahigpit dun sa mismong tripod niya. Ito lang maiikot mo. Ikot-ikot mo siya. So, higpit na natin. Ayan, hindi ba siya matatwist-twist. And then, this one, ito, para naman siya dun sa ball joints. Ayan. So, magaganon-ganon siya. Ayan. And, pwede mo siya iganyan. So, meron kasi siya dito, ganito, di ba? Sa kabila, wala. Dito, meron. So, pwede mo siyang ihigang ganon. Ang ganda! Ang dami niyang M eh. Yan. And, meron siya nito. Yung anong tawag dito? Basta pang level. Kung yung meron siyang tubig sa loob na may bubble. Para malaman mo yung level nung pinapatayo. Kinalaman mo. Nung tripod mo. And, ito pa guys. Iba. Naka-easy release siya dun sa camera mo. Meaning, wow! Kung nilang yung camera mo dito, hindi na kailangan ikot-ikot-ikot pang ganun kung gusto mo alisin. Kasi ito, pag twinist mo to, yan, natatanggal ito. Oh, di ba? Ang susunod. Oh. And, saan ang ating tripod? Wala na. Ito. Yung tripod mismo. Itong tripod na to, metal din. Tingnan natin ulit yung sound niya. ASMR. Ayan. So, metal talaga siya. Ayan. Ang cute, no? Galing yung metal. Metal talaga. And may nabibili din yung separate nito. Kung may nabibili ng ball joint or ball head na separate, meron din nabibili nito. Tigas. Matigas niya. And guys, so... Ubus ng lakas. Matigas siya, guys. Kasi talaga siyang matibay. So, yun nga, para magamit mo dito yung tool. Para dun siya. So, yun nga. Sa akin, okay lang yung matigas na ganito. Sa akin, okay lang gantong matigas kasi feeling ko matibay siya pag ganun. Ayan. So, pwede siyang ganyan. Pero pwede siyang sa ganun na naka-open. Oh. Kung gusto mo talagang lapat na lapat yung tripod. Sosyal. Hindi na niya kailangan ng lock. Kasi nga, sobrang higpit na niya. So, kahit mabigat yung ipatong mo na camera, hindi siya mag-slip. Basta-basta. So, which is very, very good. Kasi nga, di ba? Nakakaano kasi yung gorilla pad talaga nakakatakot. Kasi nung minsan, habang nabuwal talaga yung camera ko. Di, syempre, pag nabuwal yung mood yung lens or yung video, di ba? So, magagasgasan yung camera natin. And then, yung mga feet niya, merong rubber. Parang siguro para sa grip niya sa floor. Ayan, para hindi siya madulas-dulas. So, kabitan natin to dito. Noong una, iniisip ko, baka pwedeng ito lang. Hindi pala siya ganun. Hindi pala siya pwede. Kasi, ang laki nito eh. Kung hindi naman siya na. Mas malaki yung screw dito. Yan na! So, yun na yung ating tripod. Hirap talaga. Yan. O, di ba? Ang susunod nyo, guys. Kasi nga ito. Tingnan mo. Kung mahigpit na siya dito, di ba hindi mo na siya matitwist-twist? Pero i-loose mo lang tong side na to. Ang smooth niyang mag-twist. So, wow! Pwede mo ito yung camera mo from left to right. So, yun. And then, ito naman. Pag ni-loose mo, pwede mo nang galaw-galawin yung joint niya dito. Or ihiga. Yan. O, di ba? Ang ganda niya. So, magkano? Yun yung tanong, di ba? Magkano? Magkano ang bili? Yan.
So I got this from Lazada sa T Digitals na shop. So lalagay ko sa description box yung link ng shop. And I got it for just 865 pesos. Oh, di ba? Tita ko eh, tita. Pero originally, yung mga price niya kasi is nag-range ng 1,000 to 1,200 pesos. Depende sa shop. Wow. But eto, naka-sale kasi siya. Nakuha ko siya for sale ng 950 pesos. And then, yung shipping fee niya is 65. Pero bakit ako naka-discount? Kasi nung time na yon nagkaroon ng promo si Lazada na less 50 pesos for the shipping. So, 15 pesos na lang yung shipping ko, di ba? And nagkaroon ako ng promotional na voucher. So, voucher na naman! So, voucher na naman yung nakuha ko for less 100. So, ang total na natipid ko ay 150 pesos. Kaya, nakuha ko lang siya for just 865. From 950 plus 65 na shipping fee, which is ang total dapat is, huwag na natin pag-usapan. Ang total dapat is 1,015. So, nakaless ako ng 150, kaya 865 na lang yung binayaran ko. O, diba bonggang savings? So, thank you, T-Digitals. Medyo matagal lang yung pagdating niya. So, inintay ko siya siguro 2 weeks. So, 2 weeks ko siyang inintay. Pero, worth it naman. O, oh, diba? Magagamit ko na siya. So, kasi diba pag mag-travel ka, make sure talaga matibay yung mga equipment mo. Kasi, di naman natin i-release yung mga gadget natin or vlogging equipment. Baka masira lang, nasa gitna ka ng travel, tas masisira lang, diba? So guys, that's it for our today's vlog. Sana nabigyan ko kayo na idea kung maganda nga ba ang underwear na tripod. So masasabi ko lang guys ay good investment siya. So better maghanap na kayo ng sale. Kung nag-iisip kayo na bumili ng tripod na ganito, hanap na kayo ng sale sa Lazada or sa Shopee. And of course, gagawa din ako ng video about my vlogging setup. So watch out guys, tingnan nyo kung paano ko mag-assemble or paano ko i-attach lahat ng vlogging equipment ko sa isa't isa. Parang buo ang vlogging setup na gusto ko. So again, thank you for watching guys. This is Kim Enriquez. Don't forget to hit the subscribe button below and of course, the notification bell para updated guys sa mga susunod ko pang videos. Ingat ka, God bless and bye!